Uy, may bagong stock APVI. So, nagbabound siya sa 100. Subukan natin saluhin to sa 100. Ay, anak ng... O ano? Masaya ka na? Masaya ka na? Ay, nako, addict to. Okay, anyway, so pag-uusapan natin yung epic fail na trade natin kay APVI. So, ganito kasi yung kwento, ano, pag-usapan na muna natin kasi, natalo ako sa trade na to, pero medyo natuwa ako sa naging result. Mas naging nakakatawa siya, to be honest, although nawalan tayo ng pera, nawalan tayo ng around 3K or 4K, almost 4K. Yeah, dito sa trade na to. Ay, nako. Kasi ganito yun. Kanina, habang nagte-trade ako or habang nag-work ako, kasi I'm working while at the same time I'm trading, yun yung delikado eh. Yung may trabaho ka tapos nagte-trade ka. So, syempre, hindi ko masyadong natutukan to. Pero, nung tinignan ko yung heat map ko dito sa AAA Equities, nakita ko ito. Nakita ko yung APVI. Tapos, nasabi ko sa sarili ko, uy, teka, parang bago sa pandinig to. Ano itong APVI? Ngayon ko lang narinig to. Or ngayon ko lang nakita to. Tapos, napaka-green. Ibig sabihin niya, napakarami ng traders and napakalaki ng volume na pumapasok dito sa stock na to. So, yung ginawa ko, syempre, is nung chine ko siya. Nung nakita kong nag-iisang candle lang siya, sabi ko, uy, ano to? Kasi wala akong narinig na news eh, hindi ko nabalitaan to. Sabi ko, uy, ano to? Bakit ganito? Ano to? May IPO bang hindi ako nalaman? So, ganun. And, nag-post ako sa Investa. Tingnan natin yung post ko sa Investa. Okay, so eto, puntahan natin yung post ko sa Investa. Kasi nga, hindi ako sure kung anong nangyayari. So, tingnan natin yung Investa para magtanong-tanong. Sabi ko, anong meron dito? Sabi ko, bakit may bago? Sabi ko, hindi ba to na-announce? IPO ba to? Bakit parang ngayon ko lang nakita tong stock na to? Tapos biglang may nag-comment, sabi niya, LBI. Okay, so LBI. Nung habang tinatanong ko pa lang to, habang pinopost ko pa lang to sa Investa, kung nakikita niya dito guys, yung price niya is nasa 41 pa lang. Okay, so nakita ko na agad yan. Salamat sa AAA Equities. Woo! Palakpakan naman natin yung AAA Equities. Ang bilis kong nakita kasi nga may heat map. Okay, so napansin ko kaagad na nag-trending yung stock na to. So, congratulations AAA Equities. Napakalaking tulong ng heat map nyo. Okay, so ito. Kung mapapansin nyo, 41 pesos pa lang siya. So, pinost ko na. Sabi ko, anong meron dito guys? And may nag-comment. Sabi niya, manuraw sa LBI. Sabi ko, anong LBI? Hindi ko maintindihan yun, ma'am. Kindly explain. Sabi niya, listing by introduction. So, sinabi niya na yun, start po today. Pero hindi ko pa rin alam kung ano ibig sabihin. And syempre, baguhan tayo eh. So, ayun na nga. Yung ginawa natin is, tinignan natin yung, yung 1-minute chart niya. And bigla na lang tayong nagulat na from 41 pesos, guys, pumutok na siya agad bigla-bigla ng ano to, ilang ano na to, 96. Then tumaas ng tumaas ng tumaas ng tumaas. And napansin na lang natin na umabot hanggang 200 plus. Sabi ko, wow, anong meron sa stock na to? Anong meron sa stock na to? Umabot ng ilang gains to? Tingnan natin to ha. Umabot ata ng 2,000 gains if I'm not mistaken. Okay, wait for a moment. Let us try to check this one out. Okay. Anong nangyayari? Ba't di ko makita yung aking... there we go. Okay. Sige, subukan natin ulit. Okay. So, sukatin natin siya from that. Mula nung nag-open siya na 41. Let's say, ganito. Yung nakita natin siya at 41. And kung susukatin natin siya, okay, nasa around almost 2,000 gains, kumbaga. So, sabi ko, oh my gosh, anong meron dito sa stock na to? Bakit biglang nag-trending to? So, yung ginawa ko, sabi ko, uy, baka IPO to. Sige, okay lang na hindi ko mapasukan sa ano. Okay lang na hindi ko mapasukan sa, tawag na to. Ba't hindi nawawala? Saglit. Sabi itong mouse ko, nagkakaproblema. Okay, so sabi ko, okay lang na hindi ko napasukan to. At hindi ko siya nahuli nung 41 pesos pa lang siya.
So, ang sabi ko, hintayin na lang natin yung ano, yung pullback, kumbaga, maghihintay tayo kung kailan tayo papasok. So, nakita na natin, ayan, nagsilipara na, ano na, nagsilabasa na yung mga traders. Sabi ko, patay, buhusan to, buhusan. So, sabi ko, hintayin natin yung bounce. Hintayin natin kung saan siya magbabounce. Eh, napansin natin ito, itong candle na to una. Sabi ko, uy, nagbounce dito. So, sabi ko, initially, baka dito siya pupondo. So, observe muna tayo, observe. Nung nakita na natin na naman, na bumagsak na naman ito dito, tapos nagbounce, sabi natin, uy, baka ito na, baka major, ano na to, major support, kumbaga. Wow, parang, ang talino mo, boy. Bounce player ako eh, bounce player, magaling. So, ayan. So, sabi ko sa sarili ko, okay, hintayin ko pang magbounce to dito for confirmation. Kapag nagbounce to dito, papasukin natin. So, ayun na nga, nag-green, nagkaroon ng green na candle na malaki dito. Sabi ko, okay, papasukin natin ng 100. Ayun, binili natin ng 100. And indeed, lumipad konti hanggang ano na to. Okay, so mula nung ano siya, okay, so dito natin siya napasok sa 100. Eto. So, medyo lumipad na siya ng konti. So, sukatin natin yung nilipad niya mula nung pinasok ko siya. Lumipad siya ng ilan? Okay, lumipad ng 5%. Okay, lumipad ng 5%. Pero ang problema nga, guys, eh hindi ko naman na nabantayan na kasi nga may work ako. By the way, para sa mga hindi nakakaalam, I'm working as an online English teacher. Kaya nung time na to, naka-focus ako sa class, pero nakatingin ako sa kanya, syempre. Naka-ano siya, naka-ninja moves, kumbaga. Nasa gilid lang ng screen ko. So, kumbaga, pwede na nating mag-gain to. Nahuli natin yung bounce niya dito. Pero, pwede na natin sana mag-gain to. Kaso nga lang, eh, hindi ako naka-focus dito and nasa work ako. So, unfortunately, nung chinek ko ulit, nagulat na lang ako. Kasi, nung nakita ko, nandito na siya sa baba. Okay, so nandito na siya sa baba. Sabi ko, oh my gosh. So, dito na ako nakapag-cut. Sabi ko, ang laki-laki naman ng ano. Ang laki, ay, hindi dito, hindi dito. Teka, sobra naman to. Okay, so, nandito na siya. Ito, candle na to. Ito. So, sabi ko, oh my gosh, hindi ko na nabantayan. Hindi ko na nabantayan yung stock. Ang laki na nung binagsak niya. So, sabi ko, luging-lugi ako rin na. So, ay, nakapag-cut loss ako. So, natalo tayo ng almost 2,000. Or no, not almost 2,000. Almost 4,000, 3,009 something. So, ganun yung natalo natin. And, di na natin siya pinasok, syempre, kasi alam natin na medyo mahina siya. So, nag-abang-abang tayo. Inabangan natin kung saan pa siya magbabounce. Dito, nagkaroon siya ng bounce dito, pero hindi rin nagtagal to, guys. 1 minute time interval lang kasi to. So, mabilis ang galawan lang to. So, ayun, di nagtagal din to and bumulusok ng bumulusok ng bumulusok na. So, ayun. Ayun yung kwento ng APVI. Okay. So, lesson learned. Sa mga ganitong IPO or IPO ba matatawag to? Hindi naman IPO to. So, sa mga ganitong trades na napaka-liquid, nako, delikado yung ginawa ko. Huwag niyong sundin yung ginawa ko na habang nagtatrabaho ako, pinasok ko itong liquid na stocks na to. So, ayun, sobrang liquid nga. Hindi na natin nahawakan, tumuloy-tuloy na sa baba. Nag-open siya ng 40. Yeah, nagbukas siya ng 40. Tapos ngayon yung current price niya is nasa 18.50. Okay, now, ang tanong ngayon, papasukin ba natin to? And ako, medyo nagdadalawang isip ako, to be honest. Sige, pakita natin sa inyo, guys. Pero may tinitingnan ako dito eh. Okay, so I want you to look at this one. Okay, so itaas na muna natin to. Okay, so I want you to look at this one. So kung mapapansin nyo dito, sa line na to, there, pababa pa siya, di ba? Pababa pa siya. Pero kung mapapansin nyo naman dito sa RSI niya, okay, itaas natin saglit ito. Okay, there you go. So, kung mapapansin nyo naman dito sa RSI niya, eh, nagkakaroon na siya ng momentum pataas. So, ayan. Dito sa area na to. Okay, sa area na to. Kaya nagkaroon na ng, okay, lagyan na natin ng box dito para hindi magulo. Okay, so sa area na to, nagkaroon na siya ng momentum pataas.
Okay, lagyan natin ng box din dito. Okay, so yan. Nagkaroon na siya ng momentum pataas. Kaya kung mapapansin nyo, imbis na bumaba siya dyan, lumipad na siya papunta ulit dito. Okay, so dito. Oops, oops, oops. Ayan. Okay, so lumipad na siya ulit mula dyan. Now, medyo tinitingnan natin yan kung sakaling papasok pa ba tayo dyan. Pero, yeah, tingnan na lang natin. Kasi nakakatakot, nakakatakot ng pasukin tong stock na to. Kung titingnan mo kasi yung time interval and kung titingnan mo kung gaano siya kabilis bumagsak, kakabahan ka talaga na pasukin ito. Pero yeah, let's see kung possible bang pasukin yung stock na to. Sa 1 minute time interval niya, napaka-oversold niya na. So, pero kung titingnan naman natin sa 5 minute, medyo baka may mas ibababa pa to. So, pagmasdan na muna natin. So, yeah. That's the epic fail trade na meron tayo. So, ipinapakita rin natin sa inyo yung mga kapalpakan natin sa pagte-trade kasi hindi rin naman lahat ng oras na nanalo ka dito sa trade. Most likely yung sa atin, halos lahat siguro sa atin, baka mas marami pa yung panahon na natatalo tayo kasi nananalo tayo, 'di ba? So, yeah. It's okay. Learning curves, kumbaga, first time natin to, first time natin nakita itong ganitong mga galawan. Imagine yun, 1,000 plus na upside, sana yun. Kung nahuli ko siya at 40, tingnan nyo to, 40 pesos ko pa lang siyang nakikita dito. Wala pang galawan to guys, actually matagal siyang natambay dito sa 40. Tapos after several minutes, bigla nang lumipad mula hanggang 200. So, wow na wow na wow. What if napasok ko yun doon, di ba? So, yun nga, since hindi natin alam yung mga ganong galawan, it's a part of the learning curves na lang, kumbaga. So, ayun lang. Dito na muna magtatapos yung maiksing kwento natin about sa stock na to. So, thank you so much for watching and have a great night. Bye!